Good morning, mga home dreamers. Nandito po ako ngayon sa barangay Sabang, dito sa Lipa City, Batangas. And yung malapit lang din po tayo sa SM, banda doon po yung SM Lipa. Malapit din po tayo sa National Road ng Lipa City. So, nandito po tayo ngayon. May pupuntahan po tayong isang project dito lang din sa Lipa. So, ang pagkakaalam ko from here dito sa pwesto ko, 15 minutes from here makakapunta po tayo dun sa project na sinasabi ko. So, ang name po ng project is ARCOE Residences. So, samahan niyo po ako, sabay-sabay natin tingnan. So, let's go! Alright, mga home dreamers, sabay-sabay nating puntahan yung project. Ang pinakamalapit lang po ng ating landmark is pure gold. So pure gold. Yan. So yung ating nasa left side, yan po yung pure gold. Ang pupuntahan po natin, ARCOE Residences, isa sa pinaka bagong project dito sa Lipa City. So napakaganda din po ng location, hindi siya malayo sa mga business establishment like dun nga sa Pure Gold. Malapit lang din po sa SM Lipa. Marami ding pwedeng masakyan, may tricycle. Yan. Yan, yan po, may ARCOE Residences, turn left. Yan, buti may signage, di tayo maliligaw. So, yung location ng ating project, marami ding mga business establishment na malapit. May mga talipapa, mga school. Yan. Ayun, no? ARCOE Residences, turn right. Dito tayo, turn right. So, yan. Dire-diretso na po to. So kung naghahanap ka ng house and lot or property dito sa Lipa, you may check this as well. You may consider checking the ARCOE Residences. So kung interested ka, feel free to inquire, message me. And I'll be more than happy to assist. So mga home dreamers. So yan. So along Barangay Road siya. Muntingpulo. Yan, Muntingpulo. Barangay Muntingpulo dito sa Lipa. So along Barangay Road po. Napakaganda ng project natin. And ang maganda, nasa probinsya, fresh pa ang air. Malayo sa ingay ng Metro Manila. Yan, may signage, madaling puntahan eh, no? May another signage, ARCOE Residences, straight ahead. So malapit na po tayo.
So, ang ARCOE Residences po, isa sa pinakabagong project. So, wala pang nakatira. Bagong-bago po. Ang makikita lang natin doon sa ngayon ay yung kanilang model unit. So, ang pagkakaalam ko, meron po silang tatlong model unit doon. May single attached, single detached. So, tingnan po natin mamaya. So, keep on watching mga home dreamers. So, ayan po. Welcome, Barangay Muntingpulo. Nagkulang na lang ng letra. Pero Muntingpulo po yun. Yan, may mga malalapit na elementary school. Yan, nasa right side natin, school po yan. Ay, napakaganda. Ang ganda ng view. Kitang-kita mo yung bundok. Ayan po, oh. So, sa site natin or doon sa project, kitang-kita din yung bundok na yan. So, kung nakikita nyo sa camera, ayan, kitang-kita rin po doon. Ito po yung mga sinasabi ko ng mga establishment. Mayroon pong malapit na Alpha Mart. May nakita ko 7-Eleven. Ayan. So, ayan, may signage na naman, 500 meters. So, malapit na talaga tayo. So ayan, nakikita ko na yung ARCOE Residences. So we are approaching na po sa gate. Nakikita ko na kasi yung ano eh, yung gate. So ito po. Nandito na po tayo sa ARCOE Residences. Yan po. So na tulad ng sinabi ko, along Barangay Road lang po. Ayan, ito po, ARCOE Residences. Ayan, wala yung guard. Paalam tayo sa guard. Yes, good afternoon po. Good afternoon, sir. Agent po, magtitik lang ng picture doon sa ano? Saan po? Sa model unit. Ano po pangalan, sir? Lindo Vergara. Lindo Vergara. Apo. Sige sir, proceed lang po kayo dun sa area. Ah, sige po. Mayroon na pong stop doon si Ma'am Carla po. Carla? Dindo, ano nga po pangalan? Sir? Dindo Vergara. Apo. Dalag lang po. Thank you. Pasok na ako? Apo. Thank you. So, ayan. So, tulad po ng sinabi ko, bagong-bago po itong ARCOE Residences. So, yung mga halaman, ayan po, oh. May mga ano bang tawag dito, tukod. So, kakatanim pa lang ng mga halaman. Yan. Bagong-bago po na project dito sa Lipa. Yun po, oh. Ongoing po yung construction ng mga kalsada. Ayan po, banda doon. So, yan po. Ito po yung mga model unit nila. Yan. Mga home dreamers. So, bagong-bago po dito sa Lipa. Alright, mga home dreamers, nandito na tayo sa ARCOE Residences dito sa Lipa, Batangas. And ito po ay located sa Munting Buhangin. Mami, Muntingpulo. Yan, sorry. Nakalimutan ko sa Muntingpulo. Located po ito sa Muntingpulo. So, yan. So, pakita po sa inyo, tulad ng nasabi ko sa inyo, may tatlo po tayong model unit na pwedeng ipakita. So, ipakita ko po sa inyo isa-isa. Unahin po natin itong medyo malaki dito sa aking likuran. Yan. So, tara! Alright. So, mga home dreamers, so, sama-sama nating tingnan. So, ito pong nasa harapan natin, yan po si Platinum. Ang model name niya is Platinum. Yan. So, ang lot area niya is 96 square meters pag inner
And then pag corner naman is 148 square meters and ang floor area is 104.78 square meters. Yan. So pakita ko po muna sa inyo. So ito po yung itsura niya. Tingnan natin yung gilid, yung side. So ito po yung side niya or yung likod. Actually, yeah, ito po yung likod or yung gilid, yun po yung likod. Kita ko lang po sa inyo. Yan po yung itsura niya, kabuuan. Yan. So may isang one car garage. So tingnan natin doon na tayo dumaan sa harap. So itong specific model po na to na platinum nakatayo po sa corner lot. Kaya kung mapapansin nyo, may space pa at may mga maraming halaman. So ito po. Sarado. Dito na po tayo sa... Ayan, doon po tayo dadaan sa may garahe. So papakita ko lang po sa inyo yung door niya. Steel. Ayan. So ang ganda ng door. Sinsarado siya, dito tayo dumaan sa garahe. Naka-open na po. Ayan, sige po. May ginagawa rin kami din, sir. Ay, ginagawa din. Sige. Ayan po. One car garage. Ayan. Ipasok tayo. May ginagawa kayo, kuya? Sige. Ibibidyohan ko lang po, kuya. So ito po ang dining area, receiving area. So ito po yung main door kanina na nakalock. So imagine po pagpasok niyo dito sa main door, ito yung unang bubungad po sa inyo ang ating living area. And then dito sa ating right side, may door din po siya papunta sa garahe sa labas. So dito sa right side nandito po yung ating kitchen area. Yan po. Ito po yung kitchen area. So ang turnover po dito, hindi po kasama ang gamit. So pinapakita ko lang po sa inyo kung paano nyo siya i-design. So yan po. Yan. And then dito sa may likod ng ating kitchen area, nandito yung ating toilet and bath dito sa ground floor. So yan po. Yan. Ayan. So, mataas po ang ceiling. Ayan. So, model unit po ito kaya may mga gamit. Ayan. So, may mga konting inaayos. Ayan. Okay, so pasukin natin yung second floor. So, mayroon lang konting ginagawa kaya ingat po tayo na hindi maapakan yung kantuhan daw. Ayan. Ayan po. So, ongoing yung pag-aayos ng hagdan. Ayan. So, pag akyat nyo po dito sa stairs, mayroong room. Ayan. Katapat ng stairs, may room. So, ito po. Ayan. May room. One bedroom. So, lipat po tayo sa room number 2. So, ito po yung room number 2. Sa room number 2, may toilet and bath. May sariling toilet and bath. Yan. So, ito po. Pakita ko lang po sa inyo. Bagong-bago po ito. Mga home dreamers. Dito lang po ito sa Lipa. Yan. So ito po ang toilet and bath ng second bedroom natin. Ayan.
So dito may cabinet pa siya. Yan, may cabinet. Ayun po. Cabinet. So, puntahan natin ang ating master's bedroom. Yan, ito po si ating master's bedroom. Ah, okay. So yung kabila, yung second bedroom, siya yung master's bedroom pala. Sorry. So si master's bedroom ang may sariling toilet and bath. So ito, yung ating bedroom number 2. Malaki din po yung bedroom number 2. Yan. Kasyang-kasya yung ano, family. Yan. Ito po. So, tara sa baba.